Hello mga kabikers! So another day, another video tutorial na naman tayo. So ngayong araw ituturo ko sa inyo kung paano ko ba ginagawa yung aking frosting na palagi kong ginagamit sa aking mga mataas na cake, gaya ng wedding cake o kaya mga 5-tier cake or 4-tier, 3-tier, mga 2-tier, mga ganyan. So bale yung frosting na to is dalang combination siya, which is yung Mona Lisa cream plus whipped cream. At ito yun siya. So bale yung kailangan natin na whipped dito is 1/2 cup lang siya. At isang box na Mona Lisa whipping cream. So marami na rin kasi nag-PM sa akin at nagtatanong kung paano ko ba talaga ginagawa yung aking frosting. So ngayon gagawin ko na kayong video tutorial kung paano ko ba talaga ginagawa ito. At syempre napakasimpleng proseso lang to siya mga kabakers at napakadaling sundin. So ayan, kumuha na ako ng whipped at pinuno ko na ang ating 1/2 measuring cup. At syempre itong whipped ang pinakauna nating i-mix bago yung Mona Lisa whipping cream. So ayan, nilalagay ko na ang ating whipped sa ating mixer. So ang gamit ko palang mixer lang guys is KitchenAid Artisan. At siyempre itong frosting na to guys, ang lagi ko na talagang ginagamit mula pa nung una. Noong nag-upisa pa lang ako magbe-bake. At siyempre baka sasabihin naman ng iba dyan na sponsor to at hindi to sponsor guys. At dahil sinishare ko itong product na to dahil sobrang nagustuhan ko at nagugustuhan din ang amo ko. So yan, kung napapansin nyo guys, naglagay ko ng kunting whipping cream sa ating whipped para mas mabilis may mix at madaling lumambot ang ating whipped cream. At siyempre lagi lang nating i-script dyan sa side para sure na ma-mix at walang yellowish or bobo. Pero kahit may kunting yellowish dyan sa ating whipped guys, ay hindi pa rin magkakaroon ng aftertaste yan kasi hindi lahat whipped pit icing yung ginagawa natin at may halong Mona Lisa whipping cream. At ito kasing whipping cream na to guys ay hindi mo na kailangan mag-add pa ng sugar. At kung mag-add nga tayo dito ng whipped guys ay talaga napakasarap at parang lasang ice cream. So yan, tuloy-tuloy lang tayo sa ating pag-script guys para mabilis yung ating pag-mix. So yan, maglalagay ulit tayo ng kunting whipping cream. At para mas mabilis lumambot yung ating whipped cream. So antay lang natin ng mga ilang minuto guys, kapag okay na yung texture niya saka natin i-add lahat yung ating Mona Lisa whipping cream. And after mga ilang minutes guys, kapag okay na yung texture niya saka natin i-add lahat yung Mona Lisa whipping cream. At kapag ganyan na yung texture niya guys, ay talagang okay na yan. At dito na natin i-add lahat yung ating Mona Lisa whipping cream. At pagkatapos natin mailagay lahat ng whipping cream guys, ay imimix muna natin sa low speed bago sa high speed. At tuloy-tuloy lang natin yung pagmimix hanggang sa mga 3 to 5 minutes. So ayan guys, stop muna ako sa pagbo-voice over at panonoodin muna natin. At so yun nga guys, medyo nahihirapan talaga ako sa pagbo-voice over kasi hindi talaga ako sanay sa pagsalita ng Tagalog. At sa mga hindi po nakakalam, talagang pure Bisaya po talaga ako guys. At halata naman talaga sa aking pagsasalita. So ayan guys, panoorin muna natin to hanggang sa okay na yung texture niya. At kung sakaling na overwhip nyo itong frosting na to guys, ay mag-add lang kayo ng mga 1/4 cup na whipping cream. So siya nga pala guys, nakalimutan kong sabihin sa inyo na dapat natin gamitin muna lang sa whipping cream ay sobrang cold talaga. So ayan guys, after 5 minutes kapag ganyan na yung texture niya, pwede natin siyang tanggalin. So dahil may extra mini cake tayo dito guys, at dito yung itatry natin ipi-frosting. At siyempre tatanggalin natin guys yung dati niyang frosting at pati yung mga sprinkles. Pagkatapos niyan guys, ay simulan natin pagsasampulan nito gamit ang ating ginagawang frosting. So kung nakikita nyo guys, ganyan ka-smooth at stable yung frosting natin. At siya nga pala guys, sa ganitong measure ng frosting ay kayang gumawa ng 2x7x5 na cake. So ang size nga pala ng cake na ito guys is 5x2. Tapos ito yung ginagamit namin pang mini cake or pang souvenir namin kapag may mga wedding cake kami guys. So kung nakikita nyo guys, napakaganda talaga ng frosting na ito. At so yun nga guys, alam ko karamihan sa ating mga kabikers dyan ay napapangitan sila sa result ng Mona Lisa kasi madali daw malulusaw o kaya ma-overwhip. At so ito nga yung discarding natin guys, ang pag-aad ng whipped para tumagal yung stability niya. Kasi para sa akin guys, sobrang sayang ng whipping cream na to kapag hindi natin mahanapan ng discarding guys. Kasi napakasarap talaga niya guys at para siyang ice cream. At sobrang ganda talaga ng lasa niya at bagay talaga pang frosting ng ating mga cake guys. So at yun nga, mas lalo pa siyang sumarap guys dahil hinaluan natin siya ng whipped. So ayan guys, kung nakikita niyo, sobrang ganda talaga ng kinalabasan ng frosting nito guys. At ito nga yung texture niya guys, para siyang buttercream frosting. So ngayon, dito try na natin sa pagpapipe na iba't ibang design kung gaano nga ba talaga kaganda yung frosting nito guys. So ngayon, gagamit tayo ng piping tip na ganito ang itsura niya. So yun guys, papanoorin na lang muna natin to.
At so yun lamang po mga kabikers, maraming salamat po sa iyong panonood and hope na gustuhan nyo ating video tutorial for today. And please like and share and follow nyo rin po ang aking page guys. At siya nga pala, maraming salamat talaga sa mga lagi nagsishare at kusang nagsishare ng ating video. At sa mga may tough fan po, maraming salamat po talaga sa inyo. At sa mga lagi nagre-react at nagko-comment ng ating video. At sobrang thankful po talaga ako sa inyo guys. At so yun lamang po mga bakers. At hanggang sa mga susunod po natin mga video tutorial. At yun lang po, maraming salamat. Bye bye po sa inyong lahat.